your sister would wishes to stand alone for running as a re-electionist? Yep, that's fine. That happens. I've run as an independent myself many times. Okay. So that is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do. But, you know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sortie, she is of course very welcome. Problema, kapag may bumanap sa mga kasangga natin, nasa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, may ibang usapan yun, baka mag-react na ako. Ayan nga po ang pahayag ng ating Pangulo sa kanyang ate na si Aimee Marcos. Okay lang daw na mag-i-independent siya ngayon. Ginagalan niya ang nais ng kanyang kapatid. At nakikita niyo naman sa kanyang aura na walang halong pagsisisi na tumiwalag ito sa kanyang suporta. Sa bagay, kung ako rin naman ang kapatid at nakababata ako, wala naman talaga akong magagawa o anong pagustuhan ng ate ko. Yan talaga ang ugali ng ating presidente. Kahit ano pa ang ginawa sa kanya, hindi pagsuporta ng kanyang kapatid ay nire-respeto niya pa rin ito. Kahit ganyan ang ginawa ng kapatid niya ay nanatili pa rin bukas ang pintuan ng alyansa nila. At alam natin na siya mismo ay susuportahin niya ito. Ngunit alam naman natin na nasa mga Pilipino pa rin ang pagpapa siya kung ibuboto uli nila ang ate niya. Dahil nga sa pagsuporta nito sa mga Duterte, di ba? Iba na kasi ang mga tao ngayon. Mulat na at nanghihinayaw na rin sa kanila o pinapasahod sa politiko, sa mga politiko. Dahil nga sa mga taxes natin na yan ang ginagamit na pasahod at mapampondo sa lahat-lahat na ginagamit ng mga politiko. Isa pa ang controversial, kay Kibuloy, na alam naman natin na mga babae ang biktima dito at babae din siya, na alam naman natin na may connection yan si Kibuloy sa mga Duterte na sinuportahan ni Aimee. At yan ang napakasakit sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan na sinusuportahan niya ang talagang nagkandom sa isang ganyang tao na hindi mo masisikmura ang mga ginawa, di ba? So yan ang napakasakit at tingnan na lang natin kung saan pupulutihin si Aimee Marcos niyo. At maririnig rin dito guys ang mga pahayag niya sa ginawa niyang press conference na talaga namang pakinggan yung maigi at talaga namang love na love niya ang kanyang kasangga na may utang na loob pa rin siya. Doon talaga ako na wiwindang. Na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta magawa natin ang paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako mahilig na makipag-away, sa totoo lang. Sasabihin ng matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako palaaway. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Nakausap niyo na si Pangulo sa iyong desisyon na maging independent? Hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa kong nasyonalista at palagay ko mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip eh. Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin eh. Hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So, tignan natin kung anong maigi para hindi naman na maalangan ang sinuman. Ma'am, maglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayong tatay sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente. Ay, walang ganon.
Wala namang ganun. Kailan man, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya di naman kami nag-away kailanman. Di nagka-alitan. At hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect. Si Matt, magre-re-elect. Eh, iba naman yung posisyon ng dalawa. Nagkukonsultahan nga eh sa mga survey-survey at palapit na ang filing. So, hindi mangyayari, ma'am, na maglalaban mga anak niyo sa Ilocos? Huwag naman sana. Yung pinsan, ang hindi uso. O, aray ko. Ma'am, nakausap niya yung mother ninyo about your decision? Oo, yung nanay ko nalulungkot eh. Sabi niya, ba't naman ganun? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Tapos, ma'am, nabanggit niyo po na gusto niyo nga po to cross, you're able to cross party lines. So, ma'am, meron po kayong plano na mamagitan din po sa palagay ko, secondary na lang yan eh. Ang akin talaga eh, talagang kailangan na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at wala nang alitan, walang turuan. Pinipili ko na lamang na yun nga, manindigan na malayat matatag, na walang dapat kampihan, kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. Sorry, Ma'am Colette, so pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa inyo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya eh. Sabi niya, kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre hindi, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa, yung mga ibang aligat, yung mga nag-aaligid dyan. O sige, pero hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yun. Problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, nasa palagay ko, wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, may ibang usapan yun, baka mag-react na ako. Baka ako naman ang nagtatatalak sa entablado, magwala doon, o mahimatay. Hindi ko alam eh. Baka may dramang ganun eh. Huwag na lang. Kaya maigi pa, tumayong mag-isa. So yan, no? Kasangga. Sa kasangga natin, diyan na dula siya, halatang halata, na may kasangga talaga siya. Na ano daw, may utang na loob pa raw siya. May utang na loob pa raw sila. So, grabe talaga, nakakalungkot talaga itong si Amy Marcos. At talaga namang, ang tingin natin sana ay parang si BBM. Ang kanyang isip at hindi natin alam kung ano. Hindi naman natin sinasabing kampihan niya ng husto si BBM. At sana man lang ay kahit konting-konti ay ipinagtanggol man lang niya si PBBM. Lalong-lalo na ngayon na ang dami-dami nang lumalabas na kabuluhan ng mga kasangga niya.